everyone, have a great day. So ayan, ito na nga, tingnan natin ang dalawang platforms na gagamitin natin sa ating klase. Ang unang-una ay ang Google Classroom, pangalawa naman ay ang e-learning. Okay, so paano nga ba siya ginagamit, no? So ito, itong nakikita nyo ngayon ay ito ay Google Classroom. So ayan, obviously makikita nyo yung section nyo dyan, kitang-kita naman, no? And then dito nandiyan yung Meet link. Okay? Yan, nandiyan yung Meet link para makapasok kayo sa Google Meet every time tayo ay mag o online classes. Okay, sa mga taga public schools nga pala ng elementary, may DepEd Marikina accounts na kayo. Okay? So yan. Kung halimbawa nakalimutan niyo yung password, coordinate with your advisor para ma-requestan ng password reset sa ICT coordinator. Okay. And doon naman sa mga elementary na galing private school, kung wala pang nabibigay si advisor sa inyo na DepEd Marikina, ay syempre, coordinate with your advisor para ma-requestan. Okay pa? So, ganun. So, saan pwedeng buksan ang Google Classroom? Mas maganda siya gamitin sa mga laptops at desktop kasi mas malaki yung display compared kapag naka-cellphone ka lang. Ganun. Kaya kung sakaling maaalala nyo, nung naglabas ng guidelines sa pagpili ng modality, malinaw na nakalagay doon kapag online na pipiliin mo, dapat ang gamit mo ay laptop o desktop. Bawal ang cellphone. Okay, so ganun. Okay, so ayan, dito sa classwork, dito mas organized ang mga bagay-bagay. So makikita nyo dito yung quarter, kung anong quarter yung lesson. And then, makikita nyo yung ating orientation. Okay, so, yan. Orientation tayo for this week. Ito ang WHLP. It's a PDF file na kapag kinlik mo, yan, mabuview mo siya. Ayan ang WHLP natin. Okay, so, yan. Kita-kita nyo kung anong gagawin. Then, ano naman tong Be Oriented? It's just a simple Canva presentation. Okay, na kayo na bahala magbasa nito. Okay, para hindi ko na siya elaborate sa ating synchronous meeting. Okay? Nandiyan din yung schedule at you know, mga netiquette na kakailanganin sa klase. And ayan, nandiyan ang dalawang platforms na sinasabi ko, yung Google Classroom at e-learning. Okay? So, tingnan natin. By the way, ST ang topics yung nga pala. First quarter ay MS Word. Microsoft Office po ito ah. Microsoft Office Word. Microsoft Word, I mean. Second quarter, MS PowerPoint. Third quarter, MS Excel. Fourth quarter, Publisher. Okay, so yan po. Office Productivity Apps. Kasi ang nakalagay sa, yan, sa klase ng STE. Okay, ang grading system natin. Since ito ay, ang ICT ay talagang under ng TLE, 30-70 po ang distribution ng grades. 30% sa written works, performance ay 70%. Ako naman magsasabi kung ang activity na ipapagawa ko ay part siya ng written o performance. Okay, so yan. Yun. Then, wala na. Okay, tapos na siya. So, ano naman tong sample quiz? This is just a simple sample quiz na kaya ang sample quiz, ibig sabihin hindi siya recorded, okay? Pero sagutan nyo para ma-familiarize kayo ulit, okay? Matagal, medyo matagal na since kayo ay gumamit niyan, no? Medyo matagal din naman ang bakasyon. So, try nyong sagutan. Wala namang mahirap na tanong dyan. Type nyo lang yung inyong surname, followed by the first name, and then middle initial, and then click next. Tapos, ayan, click ka lang ng sagot, and then submit. Okay? So, ganyan. Ganyan gamitin si Google Meet. Sunod naman na explore natin ay ang e-learning. Okay? Si e-learning, masasearch nyo siya sa Google. Punta ka lang kay Google and then look for e-learning. Yan, ito siya, e-learning. Yan, and then yung pinakaunang makikita nyo, SDO Marikina City e-learning program. So, yan po yun. See? It's the same. So, sino magbibigay ng account nyo dyan? Ako. Okay, bilang ICT teacher nyo, ako ang magbibigay ng inyong accounts. Okay, so, during our online meeting, ayan. Kaya umattend kayo syempre dapat ng online meeting natin kasi dun ko ibibigay yung accounts.
default password naman yun. Ibig sabihin default password, para pareho kayo ng password, and it's up to you na kung gusto mo siya palitan for privacy. But huwag niyong kalimutan, kasi ayokong i-istorbohin niyo ako every time nakakalimutan kayo ng password. Okay, so gagamit lang ako ng account. Pahiramin ko yung account ni Crisologo. Thank you, Crisologo. Then, log in. Username and password naman yan. So, ito ang itsura ng e-learning. Dito tayo sa kaliwa muna, sa left side. Makikita nyo dyan yung Quizalize. O, mga public elementary students before. Ayan, Quizalize. I-integrate na siya sa high school. Last year kasi, kayo-kayo lang ang gumagamit yan. Okay, so, ito, e-libro. Anong e-libro? It's a drive kung saan, actually dito makikita yung mga modules. Okay, so bahala na kayo mag-explore ng mga materials dyan. Educational videos, ito yung mga naka-embed na videos sa iba't ibang subjects. Okay, yan yung mga videos galing sa DepEd TV. And then itong mga subjects, ito na po yung mga subjects nyo. Okay, kayong STE na hawak ko, dito ko kayo nilagay sa TLE. Okay, sa TLE. Kasi under naman talaga ng TLE ang ICT. So, yan, makikita nyo aking pa-announcement na welcome, saka yung mga dapat gawin. Okay, tandaan, pag ganito ang itsura ng nakalagay sa announcements ko, kailangan nyo basahin kung anong to-do list dyan, no? And, meron dyan may mga hyperlink, kagaya nito. Kita nyo yung cursor from arrow naging hand siya, kasi may hyperlink to. Ano yung week 1, ma'am? WHLP po yan. Okay, so yan, nag-load siya. And then, ano to, ma'am, be oriented? Click mo yan. Yan ulit yung Canva. Okay. So, ayun. Tapos, anong mga kailangan gawin dito sa e-learning? Siyempre, once maibigay ko na ang e-learning account, ilagin nyo. Okay? Ilagin nyo po. Then, answeran nyo ang nasa discussion board. At siyempre, answeran din ang nasa sample assessment. Ma'am, nasan yung discussion board? Ayan po, sa taas. Okay, kaya nga sabi ko ay mas maganda kung gagamitin nyo to sa desktop or laptop kasi mas malaki yung display mo compared kung magsa-cellphone ka, ang liit ng display. So, ayan, click lang natin yung discussion. Makikita nyo dito ang discussion. Okay. Yung questions, ayan. How do you feel today? Okay, paano nyo sasagutan po ito? Pwede kayong mag-click ng answer the question. Okay, try natin. And then, just type your answer. You feel happy. Okay? And then, post your answer. Ganyan. Yun yung mga short answers na pwede sagutan sa discussion board. Pwede rin naman siyang, depende sa instruction ko ha, kung sinabi ko dito na sagutan nyo siya sa e-note, pupunta kayo dito sa e-note. Yan o, katabi. E-note. Kasi sa e-note, mas broad siya. Paano ko magsasagot sa e-note? Kiklik mo lang tong add activity. And then, click mo yung quarter. Siyempre, first quarter pa lang tayo. And anong title ng activity? Sige natin, back to school. Yan, then click next. After nyan, ayan, mag-type ka na. Kung gusto mo mag-essay, so be it. Kung gusto mo maglagay ng video, pwede rin. Kasi pwede mag-embed ng video yan. Gusto mo maglagay ng image, pwede rin po. And then, just click next and save. And from there, mare-receive ko na yan at pwede ko nang lagyan ng score, pwede ko nang lagyan ng feedback. Okay, so ganon kadali. Okay, magbasa kayo ng instruction. Sundin ang instruction ko kung saan magsasagot. Okay, next naman, assessment. Paano nagsasagot ba dito ng assessment? Ayan, sample assessment. Ito rin yung assessment natin kanina na sample. Click mo lang tong icon na to, na take assessment. Tapos, ayan na siya. Okay, so, diba? Oh, just click the answer of your choice and then click submit assessment. Oh, so, ayun. Yan, ganun lang po kadali. No, napaka-linis na, ang linis ng pagka-upgrade nila ng e-learning at mas mabilis siya compared dati. So, ano naman nandito sa right side? Actually, ito yung mga people na gusto nyong i-chat. Halimbawa, gusto nyong i-chat ako. Ayan, type nyo lang yung sa search, tapos send message. Gusto nyo ba mag-create ng group chat? Ayan, pwede dyan. Create group. Okay. Ayun. And many things. Kayo na bahala mag-explore dito sa e-learning platform. So, ayun. Yun nga po. Itong dalawang platform natin, ang siyang gagamitin natin sa ating pag-aaral,
sa STE. Okay, be sure lang na, of course, huwag kalimutan lagi ang accounts. Kung wala pa kayong DepEd Marikina accounts, ay makipag-coordinate po kay advisor para ma-requestan kayo ng DepEd Marikina account. Okay, kasi hindi kayo makakapasok sa Google Classroom pag ganon. Okay, ganyan. And then, regarding sa e-learning account, ako po ang magbibigay sa inyo ng inyong e-learning accounts. Okay, so kailangan umattend kayo sa mismong araw ng ating online class. Kasi doon ko lang ibibigay ang mga accounts ng e-learning. Again, default password ang ilalagay ko doon. Default password, alam nyo naman ibig sabihin ng default, diba? Ibig sabihin pare-pareho ng password. It's up to you na kung gusto mong baguhin. Just make sure tatandaan mo siya. Okay? Ayokong panay tanong ng tanong, ano po password ko ma'am? Ano pong account ko ma'am? Isulat mo. Okay? Isulat nyo po sa notebook. Okay? So, yan. Yan lang po. So, thank you so much. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na araw. Okay? Ingat tayong lahat mga anak. Have a great day. Bye!